ang iba't ibang bahagi ng kalabasa ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang kalabasa ay may taglay na carbohydrates, steroids, proteins at amino acids. Ang bunga ay mayroong fat, pentosan, at protein. Mayroon pa itong vitamin A at B. Ang buto ay mayroong fixed oil at eicin. Mayroon din itong curcubitin, carbohydrates, saponins, at flavonoids. Makukuhanan din ng zinc ang buto nito. Ang mga tangkay at bulaklak ng kalabasa ay mayroon namang mga mineral na calcium, phosphorus at iron. Kahalaman Noypi. Narito ang mga sakit na maaring magamot ng kalabasa. Pigsa. Ang laman ng bunga ng kalabasa ay ginagamit na pantapal sa mga pigsa sa balat. Bulate sa tiyan. Ang impeksyon ng tapeworm sa bituka ay maaring magamot sa pagkain ng sariwang buto ng kalabasa. Pamamaga o inflammation. Kinakain din ang sariwang buto upang hamupa ang pamamaga as katawan. Kagat ng alupihan. Ipinangtatapal sa kagat ng alupihan ang dinikdik na tangkay ng kalabasa. Dinudurog ito hanggang sa lumabas ang katas at saka ipapahid sa apektadong bahagi ng katawan. Nanunuyong balat. Ipinangtatapal sa tuyong balat ang laman ng bunga ng kalabasa. Pagtatae. Ang katas mula sa bulaklak ng kalabasa ay maaaring gamitin para maibsan ang nararanasang pagtatae. Disclaimer, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi tayo makapagbibigay ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa dagdag pang kaalaman patungkol sa mga halaman. Salamat sa panonood!